Kumusta mga ka-employee? For this vlog, ang pag-uusapan natin ay yung pagkuha ng memorial plan or life plan. Alam nyo, isa sa mga dapat nating paghandaan ay yung ating pagkamatay. Yes, hindi natin pa pwedeng sabihin na bata pa naman tayo, malakas pa naman tayo, malusog pa naman yung pangangatawan natin dahil hindi tayo nakakasigurado para sa araw ng bukas na darating sa atin. Pwedeng bukas, wala na tayo. Pwedeng mamaya, wala na tayo. Pwedeng hindi na tayo maabot ng isang taon. Or yung iba nating mahal sa buhay, nakasama natin sa ating bahay, sa ating tahanan, pwedeng mangyari din na yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya naman, mga ka-employee, personally ako ay kumuha ng St. Peter Life Plan or Memorial Plan. So, kinuha ko to dahil nagkaroon ako ng pangamba na kami ay nasa bagay yung estado ng buhay namin ay hindi naman ganun kaganda. Gaya ng marami, tayo din ay mahirap lamang mga employee. So, kahit papano, mas maganda kasing pinaghahandaan yung mga ganitong bagay. Dahil alam nyo, napakahirap humingi ng tulong sa iba. Napakahirap mag-ikot sa inyong barangay para kumuha ng mga donasyon, kumuha ng mga sabihin nating abuloy para mairaos natin yung mabigyan natin ng magandang libing yung mahal natin sa buhay. Eh kung meron naman ito, meron naman St. Peter Life Plan na pwedeng hulug-hulugan. Yes, installment. Installment ng 5 taon ay bakit hindi, di ba? So malaking kagaanan na yon. At the same time, meron pa silang insurance na kasama. Okay, yan ang pag-uusapan natin for this vlog. Okay, simulan na natin. Ang St. Peter Life Plan ay meron silang services na pre-need. So, pag sinabi natin pre-need, ito yung kukuha ka ng life plan or memorial plan na hindi mo pa kailangan. Nakakailanganin mo siya in the future, in the far future, or in the near future na pwede mong pakinabangan. Ito yung tinatawag nilang traditional plan. When we say traditional plan, ito yung usual na nakikita natin na yung tao pag namatay, binuburol ng 1 linggo or 3 araw, tapos and then tinatig na soling ng tuwan ni libing. Meron kasi silang isa pang services na yung modern. Ito yung cremation. So sa cremation naman, alam naman natin na sinusunog yung katawan ng tao hanggang tapos ilalagay nila sa isang pot yata yun. So yun yung modern, no? Sa memorial service package nila ay depende sa inyo kung ano yung gusto nyong kunin. Merong 100,000, meron naman nasa below 50,000 lang na mga contact price. Ang mga halimbawa ng memorial plan nila is yung St. Anne, St. Bernadette, St. Gregory, St. Dominic, St. George. Yan yung mga halimbawa ng kanilang plan na kung makikita nyo, may iba't iba siyang klase ng casket na ginagamit. Doon kasi yung nakabase. Meron silang wood casket and meron din silang metal casket. So, doon kasi nakadepende kung magiging mahal yung plan na kukunin or mura dahil doon sa materyales.
na meron dun sa casket at yung mga kasama pang services nun. Alam nyo, ang kagandahan pa nito, bukod sa hindi na kayo mag-iisip na paano gagawin, si St. Peter na kasi bahala niyan. Once na mayroong namatay sa inyo na plan holder, sila na bahala sa lahat-lahat. So, all you have to do is i-report mo lang yung nangyari, i-report mo lang kung anong oras siya namatay, ibibigay mo lang yung buong detalye ni plan holder, and then, yun na, sila, pipick upin na nila, so kukunin na nila para i-imbalsa, tapos, syempre, minisan, make-up, ganun, dadamitan, and then, o kasama na dun yung, alam ko meron silang pabulaklak dun, pailaw, yung, meron din yung, tarpaulin, so, yung usual na nakikita natin kapag merong lamay, yun yung, pinoprovide din ni St. Peter. So, di ba, sobrang gaan, sobrang convenient para sa atin. So, konting tiis lang talaga sa pagbabayad monthly or sa pagbabayad annually, kahit na medyo may sabi natin kabigatan at medyo bawas sa budget. Pero in the future, talagang mapapakinabangan natin. Lalo na nga kung makukuha pa natin yung makakasama pa tayo dun sa insurance na sinasabi ni St. Peter, yung cash assistance. Yan, kung makakasama pa tayo dyan. So, very affordable, very convenient na magkaroon tayo ng memorial plan para hindi na mamamroblema yung mahal natin sa buhay or tayo man mismo sa mga mahal natin sa buhay, hindi na tayo mamamroblema. Mga ka-employee, sobrang hirap ng buhay ngayon. Kaya kung hindi natin paghahandaan yung mga ganitong bagay, is eto pa yung mga talagang magbabaon pa sa atin lalo pa sa kahirapan. Pero kung napaghandaan na natin, so hindi na tayo maghihirap, magluluksa na lang talaga tayo. So yun yung isa ko pang punto. Eto kasi, ganito kasi yung mangyayari noon once na may namatay tayo. No? Kaya gusto kong ibigay sa inyo yung magiging senaryo. Ito kasi yung magiging scenario once na meron tayong namatay sa buhay na plan holder. So, ang services kasi nila is on-call sila 24 hours. Halimbawa, namatay na yung plan holder. Pwede mong i-report mo kagad dun sa agent nyo, dun sa ahente. Tapos, ito naman si ahente, kukontak yan sa mga chapel na malapit sa inyo. Yun yung magbibigay sa inyo ng serbisyo. So, kukunin yung plan holder para iimbalsa, para damitan, para ayusan, para make-upan, para ilagay na kagad sa kabaong. So, i-deliver na lang yun sa inyo. Aayusin na yung mismong pwesto, gaya ng mga nakikita natin kapag may mga namamatay, di ba? Tapos, tayo ay nakikilamay, ganyan. Makikita nyo kagad doon na yun na yung setup. And then, kasama din sa servisyo nila, yung pahatid. No? Yung iahatid ka, yung pasasakyan na paglalagyan ng casket para ihatid yun sa huling hantungan. So, hindi na tayo aarkila pa, hindi na tayo kakausap pa ng pwede na paglagyan nun. So, ang problema lang natin dyan is yung kukuha na tayo ng masasakyan, yung for family. So, at yung mga iba pang nakikiramay, syempre, yun na lang yung iisipin natin at saka yung pagkain. Diba? Yun na lang yung nakita ko pang problemahin ng namatayan. Isa pang bagay doon sa St. Peter plan is hindi kasama yung lote. Ang alam ko sa ibang lugar, meron siyang kasamang lote. May dagdag na bayad yun.
meron siyang kasama. Pero dito kasi sa lugar namin, wala pa akong alam na meron siyang kasama na paglilibingan na yung lote. So kasi alam niyo yung sa lote pa lang malaking ano na rin yan eh, gastos eh. Ang dito sa amin nagre-rate na yan ng ano ng 45,000. Kung ililibing mo siya sa 'di ba kung ililibing mo yung patay sa lupa or kung yung tinatawag nilang ano yung nererentahan yung 'di ba ano yan yung mga nakasemento na naka-box-box na ganun. O doon, iisipin nyo rin yun kapag namatayan kayo. Isa rin yun sa mga pwede nyo pagpilihan. It's either ililibing ba sa lupa or irerent lang. So yun yung mga isipin nyo pa kapag namatay yung mahal nyo sa buhay. So alam nyo, meron pa silang tinatawag na additional benefits. Meron silang eto yung mga scenario na kapag ka, halimbawa, ako, plan holder ako, tapos may nangyari sa akin, halimbawa, 2 years na ako nagbabayad, tapos nategi ako. So, matik yun na yung balance ko na 3 years pa na nababayaran ko, ay hindi, kumbaga, iaano na yon, i-wave na yon. Hindi mo nababayaran yon. Matik na yon. Kasi ano kay, nasa, kumbaga kung ang edad mo ay, may tinatawag kasi silang insurable age, yung 18 to 60 years old. Or kung hindi ka pa lumalampas dun sa sinasabi nilang 10 years maturity. Meron kasi diba, ano, yung may tinatawag sila na 10 years maturity. So, may mga condition kasi yan para pumasok ka dun sa cash assistance na sinasabi nila. So, meron din yung kapag na-aksidente ka. So, kapag ka na-aksidente yung plan holder at hindi na makakapagtrabaho, wini-waive na nila yung balanse. Yung balanse na dapat ay babayaran pa niya. So, kung nagkaroon na ng aksidente at hindi na makapagtrabaho, disabled, wini-waive na yun yung St. Peter. Okay. So, meron kasing mga pangyayari na hindi na natin nahulugan. Halimbawa, ito, hindi na natin nahulugan. Paano mangyayari kapag yung memorial plan mo ay hindi mo na nahulugan? So, sa St. Peter ay may binibigay na grace period na 2 months. Kailangan hindi ka lumampas din sa 2 months na yon. Okay lang kung meron kang lapse na isang buwan so, nung hindi pa nababayaran, okay lang yon. Basta wag lang din aabot dun sa grace period nila na 2 months. Kasi kung lumampas na dun, maglalapse na yon. Anong mangyayari kapag nag-lapse yung inyong memorial plan? Ito yung nire-reklamo ng iba na naririnig ko dati pa na kaya hindi sila kumukuha ng St. Peter plan kasi nga nangyayari itong mga bagay na to na hindi nila na-avail yung services. Hindi lang kami nakahulog ng 3 buwan, hindi lang kami nakahulog ng 4 buwan, 2 buwan. In short, napabayaan nila. Nagkaroon ng lapses. So, yun ang mangyayari. Yun yung pinaka-pangit na mangyayari na hindi mo ma-avail yung services once na namatay yung plan holder. Paano mangyayari? Marerepan pa ba yung pera? Yung pera ay pwede nyo marepan. Pero hindi na mismo yung mismo naihulog nyo lahat. Siguro mga 10%, 20% ibibigay sa inyo. Ngayon, kung pwede nyo naman na ito ay ituloy, may binibigay si St. Peter na hanggang 2 taon para
maituloy mo pa yung hulog ng plan holder para magamit pa yung service niya. Bawa, nakahulog ka na ng 2 taon, tapos hindi na siya nahulugan ng 2 buwan, di ba? Naglapse na, hindi mo nagamit yung services. So, sa inis mo, hindi mo na talaga siya hinulugan. Eh, lumampas na yung 1 taon. So, gusto mo na siyang ituloy ulit kasi nanghihinayang ka dun sa 2 years, tapos 3 years na lang naman yung idadagdag mo. Nanghihinayang ka dun. So, gusto mo siyang ituloy. Pero pwede pa rin. Hanggang 2 taon naman kasi yung binigay na binibigay ng St. Peter para ituloy mo yung hulog ng ng memorial plan mo. So, paano naman kung nagkaroon ng sabi natin hindi nagamit yung memorial plan? Kapag dumating sa ganung punto na hindi nagamit yung memorial plan, ay kung mapapakinabangan mo pa yon in the future, oo, mapapakinabangan mo pa yon. Hindi mo siya marerefund, pero pwede mo na siyang magamit kasi na-assign naman yun sa iba. Mata-transfer yan. So, magre-report ka nga lang dun sa branch nila ng St. Peter para mailipat yung plan. Mailipat yung plan na hindi nagamit. Ang tawag yata dun is unrendered. Unrendered yung tawag nila dun. At para sa mas maintindihan nyo pa yung mga detalye about memorial plan, life plan, modern plan sa St. Peter, ay magtanong kayo sa mga ahente or dun mismo sa opisina ng St. Peter na malapit sa inyo para mas malaman nyo kung paano kayo magbabayad, paano kayo mag-a-avail, paano kayo makaka-discount. At pwede rin kayo maging ahente once na meron na kayong account. Meron ng plan holder din kayo, ay makakapag-ahente rin kayo. So, kikita pa kayo. So, yan lamang mga ka-employee ang vlog, ang binlog ko ngayon, araw na to, para sa mas may makinabang pa dito sa info na to, para makatulong din sa ating mga kapwa-empleyado kung paano natin paghahandaan kapag tayo ay matitegi na or meron sa ating matitegi. So, magastos na yung pang-araw-araw ating buhay, mas lalong mas magastos kapag tayo ay namatay. So habang maaga pa, paghandaan na natin yan, habang kaya pa natin maghulog, mag-installment ng memorial plan, is gawin na natin. So maraming salamat sa lahat ng suporta at maraming salamat sa mga subscribers. So yan lamang, maraming salamat at magandang araw.